Magandang hapon po sa inyong lahat at ito po si Dr. Gary C. At kayo po ay nanonood at nakikinig ng Gabay sa Kalusugan sa DZRH. Well, ngayong araw po, mababasa niyo po sa aking column sa People's Journal Tonight ang tungkol po sa sinulat ko na may pamagat na fainting. Fainting, hindi po pagpipinta kundi yung hinihimatay, yung nawawalan ng malay na panandalian, no? Well, 2 days ago lang, hinimatay nga si Secretary ng US na si Hillary Clinton. At ang tinutukoy nilang dahilan ay isang linggo na siya ay may stomach virus at siguro na GLBM, na dehydrate, natuyuan at hinimatay. At nabugbog. Ibig sabihin na nabugbog, hindi ng asawa niya, no? Natumba kasi at nawala ng malay at yun ay nasa balita, no? So, tamang-tama yung ating sinulat sa People's Journal Tonight. Ngayon araw sa page 4 ay tungkol po sa mga himatayin. Abay, hindi lang po mga senior citizen ang dapat na magbasa nitong aking sinulat, no? Kasi may mga babae, lalo na yung mga malapit na yung buwan ng dalaw, sa unang araw ng menstruation at napakalakas ng buhos, may mga narinig ako na, "Dok, hinimatay yung anak ko dahil sa lakas ng regla." Well, maaaring totoo yun, dahil yung panandalian, no, na pagwala ng kanyang dugo o yung hindi kaagad na ibabalik ng katawan, medyo kinakapos at yung oxygenation ng kanyang utak ay maaaring naapektuhan na humahantong sa hinihimatay. Pero may mga iba naman dyan, hinihimatay na wala namang matutukoy na seryosong problema. Halimbawa, yung mga masyadong excited. Yung mga siguro babae o lalaki na ikakasal. O kaya natakot. Yung mga lalaki na kukunan ng dugo sa laboratorio. Kadalasan yung mga lalaki ang hinihimatay sa takot. So basahin niyo po yan at diniscuss ko po dyan kung ano yung mga kadahilanan, ano yung mga dapat gawin na first aid. Unang-una, ihiga niyo po yung taong hinimatay, naka-flat yung kanyang likod at itaas niyo po yung paa. Kung meron po kayong silya, kung nakaupo naman yung hinimatay, pwede niyong ibaba ang kanyang ulo hanggang sa may bandang tuhod. Sa ganung paraan ay mag-circulate ang dugo papunta sa utak at maaring magising agad ang pasyente. At marami po dyan, tinalakay natin ano yung mga kadahilanan, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat iwasan. Pati yung pag-inom ng tubig ay mahalaga para manatiling well-hydrated ang katawan, makaiwas po tayo sa fainting na tinatawag. So basahin niyo po yan, ha? Nandyan po yan sa page 4 ng December 16, 2011, 2012 pala, People's Journal Tonight. Well, na last Sunday, medyo naputol yung ating usapan at sabi ko nga, ngayon na araw ay part 2 ng ating discussion. Diniscuss po natin nung nakaraang Sunday ang tungkol po sa cholesterol, yung mga magandang ginagawa ng cholesterol, pati na rin po yung bad na ginagawa ng cholesterol sa ating katawan. At salamat sa lahat ng mga nakinig nung Biyernes, ay nung Linggo, kung saan tinalakay natin to, dahil ang dami ko natanggap ng mga text messages at nakakatuwa. Dahil nalaman ko na marami palang bata-bata rin na nakikinig sa atin. Akala ko, pag Linggo, ang nakatutok lang sa radyo ay mga senior citizen. Pero nagulat po ako, may mga nag-text sa akin na 16 years old, 20 plus, na nagtatanong ko tungkol sa kanilang karamdaman o di kaya sa karamdaman ng kanilang mga kasama sa bahay na mga lolo at lola. Thank you, no? Kasi mga lolo at lola, karamihan wala namang cellphone. At ngayong araw, sa ating liham ni Lolo at Lola, gagawin nating naiiba, no? Dahil marami nag-text sa akin last time na gusto nilang magtanong. So ang gagawin ko, mag-text po kayo sa akin sa 0919-6464-774 at i-text nyo po yung tanong nyo. Ilagay nyo po kung anong pangalan nyo at taga saan lugar kayo para malaman ko naman kung sino ang mga nakikinig dito sa DZRH tuwing Linggo sa Gabay sa Kalusugan. Ulitin ko po, ang number na pwede nyo pong i-text ang inyong tanong ay 0919-6464-774. At sa last 10-15 minutes ng ating programa
ay ating bibigyan pansin ang mga katanungan nyo sa pamamagitan ng pag-text. So ngayon, yung mga balitang pangkalusugan natin ngayon araw, eh bibilisan natin para magbigay tayo na mas mahaba-habang lecture pagdating sa puso. Talagang sinadya ko na pag-usapan ng tungkol sa coronary artery disease o mga problema sa puso, yung mga barabara, at pati na rin po yung heart attack na tinatawag o atake sa puso. Kasi po ito po yung panahon ng December and January, na medyo napapadalas ang kainan kaliwat kanan na nagbibigay po ng pagtaas ng kolesterol, pati po ng blood sugar, pagtaas ng triglyceride, pati po yung mga may hika, pati po yung mga may arthritis na kadalasan may kinalaman sa malamig na panahon o kaya sa pagkain ay lumalabas sa panahon ng taglamig at tagkain. Tama ba? Tagkain. Kasi takaw nyo, kagaya ng kain eh. Aba, eh makikita natin ngayon, no? Marami mga Christmas party. Grabe po ang traffic. At sinabayan po ng malakas na ulan. Dito po sa may bandang Buendia, sa mga dinaan ng lugar ay halos may baha, no? At ingat lang po, no? Yung mga nagmamaneho, konting hinahinay lang. Huwag hong magpapatakbo ng mabilis. Madulas po ang kalsada. Palagi na lang po kayong pinapaalahanan. Ngunit ang titigas ng ulo. At yung mga iba naman dyan, public utility vehicle. Abay, huwag naman kayong magbaba ng pasahero sa gitna ng kalye. Yan ay palagi nating nagiging pinagmumula ng away ng mga motorista, no? Pero mo, kinat ng jeep, sabay yung palay, bababa yung pasahero. Magsasakay ng pasahero. Mga taxi naman, ayaw tumanggap ng pasahero ngayon. Namimili, ha? Pag kayo natsyambahan, tanggal lisensya nyo. Sige, kayo rin. Mahirap din magpasko na wala kayong kita. So, sa ating balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan ni Dr. Gary C. Ito po, no? May isa pong lumabas na article sa New York, sa Reuters Health, no? Na sinasabi na mga babae na may hormonal disorder na tinatawag na polycystic ovary syndrome, ito po yung mga babae na ang ovaryo o ang itlog ay maraming tumubo ng mga cysts. Bagamat karamihan sa mga pasyenteng may ganitong problema ay hinahayaan lang, hindi naman nakakapinsala, eh yung ibang doktor ay maaari pong mag-advise na uminom ng mga pills, yung mga tinatawag na hormonal pills or birth control pills. Sa mga pag-aaral na ginawa, mataas pala ang risk o panganib na ang isang taong uminom ng mga birth control pills o ng tinatawag na hormonal replacement therapy na magkaroon po ng tinatawag na blood clots. Ito po yung pamumuon ng dugo na maaaring magbara sa mga ugat, lalong-lalo na po kung sa ulo, tinatawag natin stroke. Kung sa puso, ang tawag natin heart attack. Sangayon po sa ginawang pag-aaral na doble ang tsansa na mga babaeng magkaroon po ng heart attack o kaya stroke kung sila'y umiinom ng mga contraceptive pills, lalo na po kung ang kanilang timbang ay napakabigat. So mga babae po, ina-advise po natin palagi, bago uminom ng gamot, magpasuri sa doktor. Ngunit, pag ang doktor ang nagreseta, minsan naman dapat tanungin ng pasyente, ano po ang mga posibleng epekto ng pangmatagalan na pag-inom ng gamot na nireseta sa inyo. Mahalaga po yan. Kasi karamihan po na nakikita kong pasyente, lalo na po yung mga senior citizen, pag hinimay-himay mo ang mga gamot niya, mapapansin nyo na yung isang gamot ay binigay ng doktor kontra dun sa side effect ng isang gamot na binigay din ng isang doktor. So dumadami ang gamot. Halimbawa, uminom ka ng gamot sa ulcer. Ang posibleng side effect po niyan ay pagkaroon ng matigas na pagdumi o hirap sa pagdumi. Di bibigyan ka naman ng pampatigas ng dumi. Yung mga gamot naman sa kolesterol, kadalasan, ang side effect po niya, naapektuhan ng atay, at nagkakaroon ng pananakit ng kalamnan. Ang tanong, sino kadalasan ang umiinom ng gamot para sa kolesterol? Yung mga senior citizen. Sila po ang kadalasan may mataas na kolesterol. Eh sino naman ang sumasakit ng kalamnan? Ang senior citizen. Bakit? Wala, ay matanda na eh. Matanda na, talagang ganon. Minsan, nagkakaroon ng rheumatism. Nagkakaroon ng mga ugat na matigas. Naapekto ng pagdaloy ng kanyang dugo. Kaya dahil dito, nagkakaroon ng panghihina. Unfortunately, ang arthritis ay common din sa mga nagkakaedad. So, kung masakit ang kalamnan, nadulot pala ng pagtanda, nabigyan ng gamot, na pampababa ng kolesterol, na nagkakaroon ka ng muscle pain, aba, nadoble ang sakit.
Ngayon, ano mangyayari? Pupunta ka na naman sa doktor. Dahil masakit ang kalamnan, natural, bibigyan ka ng pain reliever. Anong side effect ng pain reliever? Well, ang side effect ng pain reliever, pwedeng tumaas ang blood pressure pag may edad. Pwede po magkaroon ng ulcer. Walang problema, bibigyan na lang natin ng gamot para sa ulcer. Parang mali yata yun ha. Parang hindi yata na-solve yung problema. Yung palalagyan mo lang ng masking tape ang bibig para hindi kumain. Igapos mo ang kamay para hindi lamon ng lamon. Tapos, pa-exercisein mo na pa-exercisein. Patakbuhin mo, palakarin mo, pa-jogging mo. Aba, pag pinawisan, tapos uminom na maraming tubig, kumain ng panay gulay. Pagkalipas lang ng ilang araw, bumababa na yung kolesterol. In short, hindi palaging gamot ang solusyon sa sakit ng tao. Minsan, ayusin mo yung tao, baka maayos na natin yung sakit. Parang yung pasyente ko na isang araw. Aba, pumunta sa klinik. Ang problema, ubo ng ubo. Ang kati-kati ng lalamunan. Sabi ko, kayo ba'y naninigarilyo? Dalawang kahal lang po isang araw. Dalawang kahang sigarilyo, hindi titigil ang ubo nyo. Chronic cough due to smoking. Paano natin matitigil yung pag-ubo nyo kung di nyo titigil ang sigarilyo? Ito pong irereseta ko sa inyo ay para po lumakas ang resistensya nyo, pero kailangan tigil nyo ang sigarilyo. Ang sagot, huwag nyo lang po ireseta, Doc. Ay, nako. Kasi hindi raw niya matigil ang sigarilyo. Pinagpalit ang reseta sa sigarilyo. Tama rin naman. Mas mura nga naman yata ang sigarilyo kaysa gamot. Correct. Okay, sa isa pang balitang pangkalusugan, ito po, medyo nagulat po ako, no? Nabasa ko lang itong umaga at isi-share ko po sa inyong lahat. Well, madalas natin marinig na pag may lagnat ang bata, bigyan ng acetaminophen. Yan, di ba? Madalas natin marinig yan. Yung mga sikat na brand yan, Tylenol, yan, di ba? Acetaminophen. Pero nagulat ako na may sinasabi rito na yung mga bata o mga sanggol na linalagnat o kaya may masakit ang kalamnan, masakit ang ulo, halimbawa 2 years old, sumasakit ang ulo, binibigyan aura-urada ng mga magulang ng acetaminophen, mapadrops o kaya tablet. Pero may lumabas na bagong pag-aaral na ang pagbigay daw ng acetaminophen ay maaari po mag-trigger ng pagkakaroon ng asma ng bata. Sang-ayon sa mga researcher, ang batang lumaki sa panay ang pag-inom ng acetaminophen, siyempre ang nagbigay niya nanay, no? Ay mas malaki ang tsansa na magkaroon ng asthma-like symptoms sa early childhood. So yung mga bata na maaaring pagtugtong ng edad na 5 years old pataas, aba, nag-umpisa na magkaroon ng asthma. At ang isang tinutukoy ay yung pag-inom ng acetaminophen. Yan ang sinasabi ko. Marami po mga doktor na sinasabi na huwag kang uminom ng mga food supplement dahil kulang sa pag-aaral yan. Pero ang tanong, marami pong gamot na punong-puno ng pag-aaral pero pagkalipas ng mga ilang dekada, saka nalaman na may side effect. Well, kung pag-uusapan lang po natin ang mga gamot na dumaan sa maraming pag-aaral na gawa ng mga malalaking kumpanya na meron po mga side effect at ito'y naban na worldwide, ay napakarami po sa listahan. Siguro pag-usapan natin yan sa mga darating na araw. Pero ngayon, pag-usapan natin yung kalitsyonan. Since lahat ng handaan, halos hindi nawawala ang litsyon, baboy na litsyon, na kadalasan ngayon wala na po mansanas, napansin ko, marami po naghahandaan ngayon na may litsyon, wala na po yung mansanas. Dati kasi may mansanas, pero ngayon nagtitipid na ang tao, walang mansanas yung litsyon. Eh yun nga ang pinaka-healthy na kakainin nyo sa lechon, yung mansanas lang, nawala pa. Ay nako. So, pag-usapan natin coronary artery disease at heart attack sa ating pagbabalik. Dito lang po sa Gabay sa Kalusugan. Mayinig na ako ng hig ko habang inooperahan ako sa bata kahapon. Sinisiguro ko po sa inyo na wala sa mga staff ko ang gumawa noon. Bakit niyo po nasabing ninakawang kayo ng wig dito? Kasi pagkatapos ng operasyon ko, nakita ko pangit at bumurahin na ito suot kong wig. Ah, ibig sabihin niyan, tagumpay ang operasyon ng mata niyo. Dr.
Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.